Ibaro ko na to, Esa. Sige na. Huwag mo akong takutin, ate. Nandito ako para arborin ang kapatid mo! Arbor. Sa mga kakwentong takipsilim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sityo Bangungot. Puro narrations na ang ilalagay namin doon para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaantok. Ito na ang pampatulog nyo tuwing 8 PM ng gabi. Huwag niyo pong kalimutan, Sityo Bangungot. Ito ang katotohanang bumabasag sa mga hirayang nakatago sa ugat ng isipan. Ito ang lagusan papunta sa mundong wala pang nakakakita. Ito ang mundo ninyong kinasasabikang matuklasan. Sa mundong pilit mong tinatalikuran ang nakaraan, hinahabol ka pa rin ang alaalang pinagmulan ng lahat ng puot at galit na sadyang umihila sa iyo pabalik sa sinumpang nakaraan. Papunta sa kailalimang puno ng misteryo at hiwaga. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si Jupiter, ang inyong tagapagsalaysay sa gabing puspus ng kababalaghan at katatakutan. Hatid namin sa inyo'y kakaibang kwentong hango sa katotohanan. Dito lamang sa channel na may pag-asa sa pag-ahon sa dilim, ang kwentong takipsilim. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Isa pong malaking karangalan sa akin ang mailathala ang aking kwentong kababalaghan dito sa YouTube channel ninyong Kwentong Takipsilim. Para maitago ang tunay kong pagkatao, hinihiling ko po sana na tawagin nyo na lang ako sa pangalang Tunet. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari mga 38 taon na ang nakakaraan. Halos mag-aapat na dekada na po ang nakakalipas, Sir Jupiter, nang maganap itong nakakatakot kong karanasan. Hinding-hindi ko makakalimutan. Mag-16 years old pa lang ako noon. Hoy, anong arbor? Arbor ko na tong keychain mo! Ano ka? Mahal ang bili ko dyan sa Recto. Bili ka na lang ulit! Mas malaki naman baon mo kaysa sa akin eh. Akin na yung keychain ng minudo. Kundi babangasin ko yung mukha mo. Akin na to! Tutol, kumukha ko naman si Robby Rosa. Si Robby Rodriguez ang kamukha mo, no? Ni Coco ni Ricky Martin magagalit sa'yo kapag narinig ka niyang sinasabi mong kamukha mo si Robby Rosa. Akin na sabi yung keychain ko eh. Ayoko! Arbor ko na to, te! Hoy! Wag na ako ka talaga ng gamit ng may gamit. Like a cannonball,
like a cannonball! Anton! Kung di lang kita kapatid, pinatayin na kita ngayon din. Uso ang arbor noong 1980s. Hindi ka batang 80s kung hindi mo ginamit at ginawa ang salitang ito. Arbor ang sinasabi kapag may biglaan kang inagaw na bagay mula sa isang kaibigan, kamarkada, kamag-anak, kakilala, o taong malapit sa iyo. Arbor ang tawag kapag walang pakundangan mong kinuha ang pinakatatanging possession ng ibang tao. At magaling ako dun sa aspeto na yan. Nasa third year high school na ako noon habang freshman pa lang ang kapatid ko. Nag-aaral kami sa iisang public school na huwag na lang nating pangalanan. Sa loob ng classroom, ako ang Miss Friendship ng lahat. Pero ako rin ang pinaka-iiwasan nilang lahat kapag naglabas na sila ng mga bago nilang gamit. Mga gamit sa school para pang porma. Arbor! Hoy, Tunit! Akin na nga yung wallet ko. Arbor ko na to, Esa. Sige na. Original na Hello Kitty wallet yan, galing sa Japan. Alam ko. Kaya akin na to. Grabe, hindi pwede. Kunin mo na tong buong bag ko. Huwag lang yung padala ng mama ko. May lapad na laman yung Hello Kitty wallet na yan, oh. Para sa ano ko yan, eh. Mayaman na naman kayo, eh. Tatay mo may junk shop, may talyer pa. Mama mo, Japayuki. May kabit na hapon pa. Tunit, manahimik ka nga! Bakit? Naririnig ka ng mga kaklase natin. Maswerte ka nga eh, may nanay kang prosti na naging Japayuki. Diba, classmates? Tunit! Sumusobra ka na! Isang malakas na suntok sa panga ang inabot ko mula sa pangit kong kaklase na si Esa. Ramdam na ramdam ko ang inis, galit at pikon sa isang malakas na sapak niya sa akin. Gaga ka ngayon sa ka! Oo, Japayuki ang mama ko, pero hindi siya prosti! Inagaw ni Esa sa akin ang Hello Kitty na pitaka niya pero tinapon ko agad ito sa bintana. Hindi ako papayag na makuha niya yung inarbor ko na. Tsaka mas mukha akong talunan noon sa isip-isip ko kapag naagaw niya yung inangkin ko na. Patakbo akong lumabas ng classroom at kinuha ang wallet. Nagmadali akong tumakas mula sa school namin. Naiwan si Esa na nagsusumbong sa kaibigan niyang kasing pangit niya na pangalanan nating Lucas. Nagka-ating class ka para lang manakaw mo yung Hello Kitty na wallet na yan? Hoy! Hindi ako magnanakaw! Inarbor ko lang naman kay Esa tong wallet eh. Hindi ko ninakaw. Pero ang balita sa school kanina, iyak daw ng iyak si Esa nung recess. Minumura ka. Gaga ka rin ate. Mamaya liparin ka na lang ng mga manananggal dyan. Sabi nila manananggal daw ang lahi ni Esa eh. Kahit na lahi pa sila ng mga aswang, hindi ako natatakot. Akin na tong wallet na to. Isumbong kaya kita kay tatay? Eh di isumbong mo. Tingnan lang natin kung mahanap mo kung nasan si tatay ngayon. Oo nga no.
Saan ba nakatira si tatay ngayon, te? Sa bahay ng kabit niyang nagtitinda ng tela sa Divisoria. Minsan, sa mamihan ni Aling Dolor, yung matandang may gusto sa kanya. Madalas, sa lumang simbahan kung saan siya dating sakristan. Ay, nanay na lang kita isusumbong! Eh, di isumbong mo! Hindi naman umuwi dito si nanay araw-araw. Siyempre, ayaw ng una niyang pamilya na pumunta siya dito sa atin madalas. Ay, kakainis. Oh, bakit sumimangot ka bigla? Ngayon ko lang napag-isip-isip na wala pala tayong sariling nanay. Pera lang ang bumubuhay sa atin. Kapag nagpadala sila. Pero ngayon, isang linggo nang wala si nanay dito. Paano tayo kakain bukas? Sige, huwag mo nang ibalik yung inarbor mong wallet. Aba, bakit nagbago ang isip mo ngayon? Kagastusin natin yung lapad sa loob ng wallet. May pangkain na tayo hanggang next month. Yun! Nakuha mo rin, Bok. Pir muna dyan. Apir! Dahil sa kahirapan, kaya yung pang-aarbor ko naging pagnanakaw para sa iba. Aminin ko naman, Sir Jupiter, materyosa talaga akong tao. Bata pa lang, ang dami ko ng gusto na hindi ko naman kayang bilhin. Naging mahilig akong manghingi at mangagaw ng property ng iba. Nagsimula yun sa barrets sa buhok, singsing na fake ng kaklasikong adik, bag ng manliligaw kong ngongo, poster nila Maricel Soriano at William Martinez, stationery na mabango na pagmamayari ng bakla kong kabarkada hanggang sa nauwi na sa Hello Kitty na wallet ni Essa galing Japan. Lucas, anong gagawin ko? Magsalita ka naman dyan. Uy! Magshota na ba kayo, Lucas, Essa? Kayo na ba? Pwede ba to, Net? Layuan mo muna kami ng boyfriend ko. Ay, ang taray! Sila na nga! Eh, bakit umiiyak ka, Essa? Hindi ba dapat magsaya ka? Dahil kahit papano, nabulag mo tong si Lucas sa kapangitan mo. Ay, sabagay. Birds of the same feather, flock forever. Uy! Lucas! Kanina ka pa hinahanap ni Master. Master? Ricky? Niyaya mo mag-frat tong payatot na to? Eh baka isang paddle pa lang sa hita. Madurog ang kaluluwa nitong si Lucas. Makapatay pa kayo. Eh, gusto ni Lucas eh. Di ko pinilit yan. Ano, Lucas? Di ka na. Hazing na sa likuran ng school. Tawag ka na ni Master. Lucas! Lucas, huwag ka nang sumali sa frat na yan. Mapapasama ka lang sa fraternity na yan eh. Lucas! Iwasan mo rin yang si Ricky. Para ring si Tonet yan eh. Isa ring magnanakaw yan. Hindi ako magnanakaw. Isang ulit ko pang marinig yan sa bunganga mo. Papatayin kita. Matalas akong tinitigan ni Essa. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Timbagang siyang bumulong sa akin bago tuluyang lumayo ng may ngit-ngit. Lahat ng ginawa, ginagawa at gagawin mo palang sa kapwa mo ay may balik sa'yo. Ito ang batas ng karma. Maghanda ka na. Lumipas ang isang linggo.
Tag-ulan na noon kaya palaging baha sa Espanya at Sampaloc. Pati eskwelahan namin lubog na lubog sa baha dahil sa sunod-sunod na bagyo. Natrap kami ni Ricky kasama ng 7 mga kaklase na miyembro rin ng fraternity sa loob ng classroom namin. Nagpahuli talaga kami dahil sabi ni Ricky tuturuan niya raw akong mag-marihuana. Siyempre bilang babaeng walang gabay ng mga magulang at bilang one of the boys na babaeng pariwara. Game ako sa lahat. Nag-chochongki na kami ni Ricky noon nang mapag-usapan namin si Essa. Arbor ko na tong lighter mo, Ricky, ha? Tunit naman eh. Bigay ng girlfriend ko yan eh. Baka hanapin sa akin. Pag di nakita, hiwalayan ako. Ulol mo. Tatlo-tatlo syota mo eh. Edi palitan mo. Basta, arbor ko na tong lighter mo. Tangi ka talaga, Tunit. Alam mo ba dahil sa kaka-arbor mo, nagpakamatay daw si Esa? Biglang nawala ang tama ng marijuana nang narinig ko yun kay Ricky. Hindi ako napakurap ng matagal. Lalo na nang tumangutango at umuo ang iba ko pang mga lalaking kaklase. Prinoseso muna ng mga ugat sa utak ko ang sinabi ni Ricky bago ako nag-react. Tinatarantado mo ba ako, Ricky? Sobrang na-depressed daw si Esa nung arborin mo yung Hello Kitty wallet niya. Yung perang laman pala nun, pambili niya ng cake at handa para sa nalalapit niyang birthday. Yun ang chismis ng mga kaklase nating babae, ha? Kaya di na pumapasok. Di mo pansin? Palaging absent? At ang sabi pa, nabuntis daw ni Kulokoy. Tinong Kulokoy? Si Lucas ng ngayon pa. Nagpabuntis siya kay Lucas na walang bayan. Mismo! Binuntis si Esa tapos iniwanan. Ang chismis sa faculty kahapon, nagpasagasa raw sa tren sa Espanya si Esa. Parang kinarninorte raw ang katawan. Kakadiri! Walang takot kong sinuong ang baha makauwi lang sa bahay namin. Bilang bahain din ang bahay namin, pinatay ng meral ko ang supply ng kuryente para raw walang makuryente sa baha. Anak ng tupang bahay to! Baha na sa labas! Hanggang dito sa loob, baha pa rin! Anton! Kumuha ka nga ng kandila, sindihan mo. Ang dilim-dilim. Doon tayo sa second floor. Anton! Triton! Kumagat ang dilim na mag-isa akong nilamok sa second floor ng bahay naming bahain. Hindi pa uso ang cellphone noon, landline pa lang. At dahil mayaman lang ang may landline, wala akong paraan para tawagin at kontakin ang kapatid kong si Anton. Alas 11 na ng gabi noon nang parang may narinig akong lumalangoy sa ground floor ng bahay namin. Sino yun? Dahan-dahan akong bumaba at napatili ako nang makita ko si Esa na nagtatampisaw sa baha habang nakaupo sa pasamano ng bintana namin sa sala. Esa? Tak
Takot na takot akong ikinwento kay Ricky ang lahat pagkahupa ng baha, pero binagtawanan niya lang ako. Paano naman mapupunta sa bahay niyo si Esa? Eh, patay na nga araw. Ingot rin tong si Tonet eh. Lakas ng tama mo ah. Minulto nga ako. Di mo ba naiintindihan? Punyeta ka. Tumalikod ka nga muna. Magpapalit ako ng PE uniform. Kaming dalawa lang ni Ricky sa classroom noon at lahat ng kaklase namin ay nasa quadrangle na para sa PE namin. Naghubad siya ng mamahalin at bagong rubber shoes niyang puting Converse bago siya tumalikod sa akin para suotin na ang PE uniform niya ng... Arbor! Hoy! Tonet! Akin yan! Arbor ko na tong Converse mo! Tonet! Akin yan! Hindi mo rin magagamit yan! Anong hindi? Hindi ba magka-size tayo? Akin na tong Converse mo! Uuwi na ako! Tonet! Akin yung sapatos ko! Itinakas ko na ng tuluyan ang puting Converse ni Ricky na para naman talagang hinulma sa mga paa ko. Sukat na sukat sa akin at sa tuwing aatin ako ng debut party sa mga bahay ng kababata ko, suot ko ito habang nakamini gown na inspired kay Madonna. Hanip sa Converse ah! Sa muna naman ninakaw yan! Ate? Pangag ka na naman, Anton. Natuto ka na rin magdroga, ha? Sige, ituloy mo yan. Bangag kang hayop ka. Hindi ako bangag, hindi ako sabog, hindi ako nagbato. Ang tanong kong sagutin mo. Inarbor ko to kay Ricky. Si Ricky? Yung kaklase mong adik? Yung dati nating kapitbahay sa sulukan? Oo. Inarbor ko to sa kanya. Dalawang buwan nang nawawala yung si Ricky ah. Hinahanap ng mga tanod gabi-gabi. Dalawang buwan na? Ganun na ba kami katagal di nakikita ni Kulokoy? Sana wag na nilang mahanap si Gago. Sama mo talaga. Eh baka mamaya agawin niya sa akin ang Converse na to, no? Pero nang sumunod na gabi, pagkatapos kong umuwi mula sa lamay ng isa naming kaibigan na napatay sa Rambol, medyo lasing na ako noon dahil nag-inuman kami ng mga barkada ko habang nagtutongits. Hinubad ko ang Converse na suot ko at ipinatong sa unang baitang ng hagdanan bago ako umakyat sa second floor at humiga agad sa kama. Maya-maya pa, nakarinig na lang ako ng kakaibang ingay. May mga paang umaakyat sa hagdan. Bumangon ako para tingnan kung dumating na si Anton, pero nangilabot ako nang makita ko ang pares ng Converse na nasa paanan ng kama ko. Paano napunta to dito? Iniwan ko to sa baba. Ilang gabing nangyari yun, Sir Jupiter. Iniiwan ko ang Converse sa kusina pero naririnig ko sa madaling araw na may mga yabag ng paa na umaakyat papunta sa kama ko. At sa tuwing babangon ako para babain ang sapatos, nasa paanan na ito ng kama ko. Hindi ko alam kung bunga ng pagdodroga ko yun. Pero hindi na ako nakatiis noong sumapit ang ikalawang linggo. Bangag ka ba, te? Anton, yung Converse, naglalakad mag-isa sa tuwing madaling araw.
Huwag mo akong takutin, ate. 2 linggo nang nangyayari sa akin. Gabi-gabi. Hindi ko lang sinasabi pa sa'yo kasi baka pangag nga lang ako. Pero kagabi, iba na. Nagising ako na nasa dibdib ko mga rubber shoes. Sino naglagay sa dibdib mo? Huwag ka nga praning. Epekto lang ng bato yan. Sabi sa'yo, layuan mo yung mga kabarkada mo eh. Naaawa ka na tuloy. Hindi naniwala si Anton sa kwento ko. Pero iba na talaga ang tingin ko sa mga sapatos. Tinapon ko ang pares ng puting Converse sa basurahan para matigil na yung hallucination ko, pero akala ko tapos na dun ang lahat. Nagkamali ako, Sir Jupiter. Dahil isang gabi, umuwi sa bahay si Anton na suot ang itinapon kong Converse sa basurahan. Bakit suot mo yan, Anton? Itinapon ko na yan sa basurahan. Hindi nagsalita si Anton. Nginitian niya lang ako. Maya-maya umakyat siya sa kwarto niya. Napansin kong may dugo siya sa bandang batok. Marami, nangingitim din ang leeg niya. Pagbaba niya agad ko siyang pinigilan pero... Iinom ka na naman? Saan ka pupunta? Hoy Anton! Maglalasing ka na naman kasama ng mga kaibigan mong adik. Hindi ka aalis! Hindi siya nagsalita. Suot ang Converse na puti. Inabot niya sa akin ang Hello Kitty na wallet bago siya tuluyang umalis ng bahay. Anton! Bumalik ka dito! Baka dumating ang nanay, hanapin ka! Anton! Anton! Uulan na! Bumalik ka dito! Malakas ang ulan, oh! Magbabaha na naman. Ah! Tessa! Anong ginagawa mo dito sa loob ng bahay na... Bakit takot na takot ka, Tonet? Doon ko lang ulit nakita ang multo ni Esa, Sir Jupiter. Namumutla. Payat na payat. Humpak ang mukha. Mahaba ang itim na buhok at nakadamit panluksa. Mukha siyang demonyong may kakambal na kamatayan. Malalim at malamig ang boses niya. Natakot ako. Esa, patay ka na, di ba? Yun ba ang gusto mong paniwalaan? Hindi kita gustong patayin. Pero kinuha mo ang munting regalo ng nanay ko. Ang tanging makakapagpasaya sana sa akin nung birthday ko. Tunet naman. Ay... Nasa'yo na nga ang wallet ko. Pati ba naman ang sapatos ng boyfriend kong pinag-ipunan niya ng matagal? In-harbor mo rin? Anong sapatos? Yung Converse? Yung Converse ba yung sinasabi mo? Kay Ricky yun, Esa. Hindi sa boyfriend. Napunta kay Ricky dahil ninakaw niya kay Lucas! Ha? Huh? Hindi ko alam. Nasa'yo na ang sapatos ng boyfriend ko na pinaghirapan niyang bilhin na ninakaw ng kaibigan mong si Ricky. Magnanakaw kayo ni Ricky, hindi ba? Nasaan si Ricky? In-harbor ko na si Ricky.
Matagal na. Paano inarbor? Anong ginawa mo kay Ricky? Pinagulpi ko sa mga adik sa tulay. Sa mga kaibigan kong handang pumatay para sa isang tulad kong pangit. Di ba yun ang tawag mo sa akin? Sa amin ni Lucas? Pangit? Kaming mga pangit kapag nagsama-sama, kaya naming magigante ng hindi ninyo namamalayan. Alam nyo ba yun? hindi nyo alam. Kasi nga, magaganda at gwapo kayo. Yun ang gusto nyong paniwalaan, di ba? Nasaan si Ricky? Pinagulpi ko nga si Ricky. Ay, naku! Siguro, sinalvage na nila yun. Tanga kasi siya eh. Power trip kasi siya eh. Parang ikaw. Pagkatapos bugbugin, pinatapon ko na sa malayo. Naglalakad ngayon ng nakahubad yun nang walang suot na Converse dahil ninakaw mo ang Converse na suot niya na hindi naman sa kanya! Sa sobrang banas at bikon ko kay Esa, kinwelyuhan ko siya at doon ako lalong nangilabot. Nahawakan ko siya. Hindi pala siya multo. Buhay ka? Buhay ka pa, Esa? Oo nga eh. Buhay pa ako kahit na matagal mo na akong pinatay. Sa panlalamang at sa pangbubuli mo sa akin. Anong kailangan mo? Bakit ka nandito sa bahay namin? Tonet, nandito ako hindi para sa sapatos. Nandito ako para arbore ng kapatid mo! Makapbahay, tingnan nyo dali. May nangyari sa tulay. Tonet, alam mo na ba? Ang ano? Halika, lumabas ka. Pumunta tayo sa itaas ng tulay. Nakayapak akong sumugod sa ilalim ng ulan. Umakyat ako sa itaas ng tulay malapit sa sinihan. Doon, nakita ko sa gitna ng mga nagkukumpulang mga tao ang kapatid kong si Anton. Nakapulupot ng sobrang higpit ang mga sintas ng puting Converse sa nangingitim ng leeg ng kapatid ko. Nakasilid siya sa sako. Patay na. Anton! Alam kong si Esa ang nagpapatay sa kapatid ko kaya tumakbo ako pabalik sa bahay pero wala na dun si Esa. Nakita ko na lang na nasa mesa ang Hello Kitty wallet niya na may laman na ngayong pera. Binilang ko ang pera. Umabot ng 30,000 pesos. May isang note na nakasingit sa bungkus ng mga perang papel. Condolence. Inilibing ng barangay ang kapatid ko. Hindi nakipaglibing sina mama at papa. Ako lang ang nag-asikaso ng lamay at libing ni Anton. Lahat ng kaibigan kong mga adik, nang laho na lang na parang si Esa. At dito ko na po tatapusin ang malungkot at nakaririmarim na karanasan ko noong nakaraang 4 na dekada pa. Salamat po, Sir Jupiter. Kapayapaan sa lahat ng pumanaw
at sana'y mapatawad ako ng lahat ng mga taong nasaktan ko minsan. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ngayon naman, eto na ang inyong paboritong hinihintay, ang ating shoutout portion. Shoutout going out to Phil Swiss, Grace Habagat, Habe Habe, Mina De La Paz. Shoutout din kay Otits Odds, Kevin Carl Natividad, Christy Buhatin, Lani Gagarin, Marnell Antoinette Abutin at kay Alvin J. Sales. Magbasa naman tayo ng pinakamagandang comment galing kay Miko Montecristo. Sabi niya, maraming salamat sa letter sender na sina Sam at Kim. Ang gaganda ng mga kwento niyo sa Takip Silim. Salamat din kay Sir Jupiter and Company. God bless and more power to your channel. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po ha, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa comment para ma-shoutout ang mga pangalan nyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim at Sitio Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres, nagpapasalamat.